Ganyan ang buhay dito sa abroad. May platter babes pag may baby ka. Nasunog may platter babes pero hindi pa naman ano sobra. Nasa first degree pa lang. Hindi third degree burn. Hi mga platter babes, good morning. So today is October 28 and it's already 11:25 in the morning and kakatapos lang namin ni Baby Victoria mag prepare ourselves. So ayan, pinaliguan ko siya kanina, hindi ko na pinifilm kasi nahirapan ako. And then ako din, tapos na rin ako mag-prepare for myself for today. Of course, we need to do that para ready tayo kung ano man pwedeng gagawin natin. Or if we have a surprise visit in the middle of the day, so at least we are already ready, diba? So, ganyan. So, dapat, importante talaga sana na mag-prepare tayo. Pag-gising pa lang natin, we need to prepare ourselves. Pero, as me, hindi ako ganun ka-consistent as always, but I would really love to do that. Pero, sometimes kasi, if I want to do that, and then, I supposed to do that, but then, si baby umiiyak, or maybe I need to prepare William. So, that's why na, mahirapan din ako, hindi ako consistent. But if I have a lot of time, ayan, gusto ko talagang gawin yan. Ang problema kasi sa akin, I am late to wake up in the morning. So, yan talaga yung weakness ko. So, kasi hindi ako morning person, but I would love to try to be a morning person. I tried many times before talaga na I tried to wake up like, for example, 5:30 or 6 a.m. para I have time for myself. Pero, since na maliit pa si Victoria at this moment, so, of course, matulog din ako in the morning kasi nga pagising-gising ako sa gabi to feed her or to change nappies. So, ayan. But anyway, hindi pa ako kumain ng breakfast. So, kakain ako ng breakfast. Gagawa ko ng egg. Si Victoria, nilagay ko na sa bipestol niya kasi, ay, natulog na siya, may platter babes. Kasi nga, pinakain ko kasi siya kanina after niyang pinaliguan. And ayan, busog na siya. So, nilagay ko siya doon sa bipistol niya. Ipakita ko sa inyo. So, ayun na may platter, babe. So, ayan ngayon, kukuha lang ako ng egg. Kasi gusto kong kumain ng bread with egg. Mag-stick ako ng or mag-fried, or basta. Ano ba sabihin? I-fried ko yung egg. Para breakfast. Kasi, I really love to eat egg this week, or this past, since last week. So, every morning, yung kinakain ko is bread with egg. Ayan. So, iba-iba pa. Iba-iba kasi yung gusto kong kainin. Sometimes, gusto ko lang ng oatmeal, pero ngayon, yung trip ko ay egg every time. Every morning. Or, this is really like morning slash lunch. Kasi nga, late na. Pasensya na, ang dilim ko. Ayan. Magluto muna ako ng egg, my platter babes, and then balikan ko kayo, okay? Even if I told you, I could never let you go. So, ayan na yung egg natin, my platter babes. I'm so excited to eat. I'm so hungry. So, if nagtaka kayo kung nasaan na si hubby at si William, nandun na sila sa work at saka sa kindergarten. And kami na lang ni baby again. Lagi na lang kami lang dalawa dito. But at least may kasama na ako kasi before wala akong kasama. Ako lang mag-isa for now. So, kami na lang dalawa ni baby. Ayan. Kukuha lang ako ng milk kasi gusto kong uminom ng milk. Ayan. So, yan na yung food ko, my platter babes. Gusto kong hindi masyado luto yung egg. Ganyan yung paborito ko. So, kain na muna tayo, my platter babes. So, yan, my platter babes. Tapos akong kumain. Kanina pa talaga ako tapos kumain. Pero hindi ako nakapag-film agad. Hindi, nagkukumo ako, my platter babes. So, ayan. Pumasok ako sa mga live kanina. So,
If you are in Como, please add me, follow me, just Janine Sanesi. So ayan, hope to see you there. And ayan, yung plano ko talaga for today, my platter babies, is to clean the house. Pero hindi ko talaga 100% na magawa. I mean, kasi nga, si baby pa, gising-gising siya. Ngayon, my platter babies, nilagay ko siya sa isang baby stool. Kasi pinadidi ko siya a while ago. And hopefully, na matulog pa siya ng more. Pero gusto ko kasing mag-vacuum my platter, babe. So, magising din yan siya. Ayan. So, si William, may Halloween party siya today. And then, tomorrow is Thursday and on Friday, wala siyang kindergarten kasi it's plan-leggings dog here. I don't know how to call that in English. So, kaya nandito na siya sa bahay. So, good luck to me. And tomorrow day ay may platter babies pupunta kami ni baby sa clinic kasi may check up si baby I don't know if bukas, I'm not sure ha kasi lutang ako nung last time nandoon ako pero parang yun yung i-check siya ng doctor niya yung pang baby na doctor doon and then after that, sa bahay lang din kami may platter babes. And titimbangin din yun si baby bukas. So, I'm excited to see kung ilang kilo na siya. Kasi nung last time, she's already 5 kilo. 5 kilo just in 5 weeks. 5 weeks ba siya nun? I'm not sure kung 5 weeks ba yun or 4 weeks ba yun nung last time na nandun kami. Basta 5 kilo na siya at that time may platter babes. Diba? Pero that's good. Ayan. Maglinis-linis lang ako dito may platter babes ng kaunti. And kasi I'm so eager talaga may platter babes na maglinis ng bahay. Kaso nga lang, hindi matapos-tapos nga. Kasi walang magbabantay kay baby eh pag umiiyak or pag nagising. Ayan. So, kailangan kong alagaan. So, ganyan talaga ang buhay pag may baby. Walang katapusan yung mga trabaho sa bahay. Kasi, of course, nalinisan mo na sana yung area na yan dyan. Kaso nga lang, babalot na naman sa dati. Tapos, hindi mo pa nalinisan yung iba. So, balik ka naman doon sa first mong nilinisan. So, ganyan may platter babes ang mangyayari pag may baby, no? Pero yung iba, I'm so proud or I'm believe ako sa inyo kasi nga, ang galing yung bang ilagay lang yung baby. Sa akin kasi, ilagay ko man yung si Victoria. Pero nga, pag yung umiiyak na talaga, eh, kukunin ko. Ako kasi yung nanay na ayaw ko masyadong maingay sa bahay. Yung maingay kasi umiiyak yung bata. Kaya kung nakikita nyo, I'm so thankful ha sa mga nag-comment na huwag mong sanayin kargahin. Alam po naman may platter babes. I tried talaga na hindi siya sanayin kargahin. Kasi si William before, karga-karga talaga yan lagi sa akin si William. Kasi na first time mama eh. Para bang nakakaaliw kargahin yung baby. Maliit pa, hindi pa naman ganun kabigat. Hanggang nasanay tuloy si William my platter babes, ang nangyari, karga-karga ako lagi. Tapos sabi ko, pag mag-anak ako next time, hindi na talaga ako magkarga-karga ng baby. Kasi nga, ang bigat. Tapos, hindi naman ako nagkabata, nagkatanda na naman ako. So, hindi maganda. So, si baby Victoria, I tried na hindi siya karga-kargahin nung kalalabas lang niya. Pero may platter babes, nung later on, ilang weeks after, ano man siya, paggabi, may sakit sa tiyan ba? So, kailangan ko siyang kargahin para maipit yung tiyan niya, para lumabas yung mga hangin. Ang nangyayari, para tuloy nasanay siya na kinakarga. So, ayan. At saka, ang dami kong natutunan sa inyo, yung mga nag-comment na about nung nag-spray ako, nung last vlog ko, nag-spray ako. Hindi ko talaga yun sinasadya. Hindi ko iniisip
Sorry talaga. It was my fault na nag-spray. Bawal pala yun. Ang iniisip ko lang kasi na i-spray na hindi ako lalapit sa kanya or hindi ako bawal na mag-spray ako nun na nasa malapitan yung bata is yung perfume or any body spray, yung mga ganyan. Hindi ko, ayokong malapit siya sa akin kasi naaamoy ko talaga kasi yun. Pero yung kasi ginawa ko ng last time na last na video ko na nag-spray ako, ano kasi yun, yung paglinis ng kitchen, hindi yung strong na amoy na panglinis, kasi may iba akong panlinis dito na talagang ang grabe talaga yung amoy, napaka-strong niya. Hindi kasi ganun yun, kaya I'm just a little bit confident na i-spray yun. At saka kunti lang kasi din naman yung pinispray ko kasi it's just a small area yung kailangan kong isprayhan at that time. Pero still, it was not good. So, I understand. So, thank you so much sa mga nag-comment na it was not nice. It was not good. And another thing I need to address is ang daming nag-comment sa inyo na, uy, bakit mo pinadapa? Ang bata-bata pa niya, kakaanak lang, tapos nakadapa na. Uy, ingatan mo yan, huwag mong padapain kasi yung liig, baka mabali, ganito, ganyan. Ang daming yung comment na nabasa kong ganyan. Actually, yung bata, dapat talaga siya padapain, my platter babes. It's really normal. Normal yan, huwag kayong magtaka. Kasi, kailangan padapain yung bata kasi nga para ma-exercise yung liig at saka yung shoulder, yung ganito niya, ma-lift up niya. It's what we call tummy time and para ma-exercise yung bata para yung muscles maging strong ng mapadali yung pag-strong ng muscles nila sa liig at saka dito sa shoulder para maano nila, ma-lift up yung ulo. So, it's really normal, my platter babes. Again, it's normal kasi alam ko sa Pilipinas hindi tayo ganun. Hintayin talaga natin na yung bata kusang magdapa sa kanya. Magdapa, di ba? Kasi kung alam niyo lang, I'm sure maraming nakakaalam nito or gumagawa dito na pag yung bata kumukulob, tumataob nang siya lang, eh, di ba, kukuha tayo ng libro, kukuha tayo ng pencil, di ba, i-ano natin, parang iligwat, hindi ko alam ano yun sa Tagalog ng ligwat, iligwat natin yung bata para yun babalik, makatihaya balik, di ba, yun, for the first time na magkaganon yung bata, ganun yung gagawin natin. So, I'm sure na walang, in the old times, hindi natin pinadapa yung bata na tayo yung gumawa. So, now, it's, I don't know if the old people is doing that before, I don't know. Pero dito talaga, since nagka-baby ako, ganun yung ina-advise ng mga doktora, ng mga midwife sa akin, na dapat ipa-tummy time yung bata. So again, there's nothing wrong. The baby is okay. And it's normal na padapain. Kasi sabi na din yung iba na, huwag mong padapain, huwag mong pag-ganunin yung bata mo kasi baka masuffocate, you know, yung seed, ganito, ganyan. Alam nyo, pag pinadapa or pag tummy time din yung bata, shout out sa mga nanay dyan na may mga small babies, pag nagpa-tummy time kayo, please huwag nyong hayaan na mag-isa yung bata. Kailangan yung bantayan. Don't leave your toddler. No, huwag nating pabayaan lang na siya lang mag-isa kasi of course, 'di ba, medyo mabigat pa yung ulo niya. So of course, if ganito na lagi yung nakaganon na lagi yun sa bed or sa sofa or wherever you put your baby, kung ganito lagi tapos hindi na niya ma-lift up yung ulo niya, it's really dangerous for the baby. So that's why na kailangan nating bantayan yung mga bata or yung baby natin pag mag-tummy time. So yun. Sana ay nasagot ko yung mga katanungan niyo at mga comments ninyo, but I'm so thankful na you gave your time to make a comment about it. So ayan. Hi my platter babes. Na nag-exercise si Victoria. Ang kulot. May kulot si Victoria dito. Do you have a curl here, Victoria? Huh? May kulot si Victoria. Kulot. Hoy, kulot. Gusto ko ng crackers. Baris meal.
nag-smile ka na. Hi, kulot. Gusto ko ng crackers. Gusto ko ng crackers. Hi. Are you hungry? Are you hungry, kulot? Eh? Are you hungry, kulot? Kulot. Oh, it's okay, baby. Kakadapa mo lang eh. Magreklamo ka na agad. Kakadapa mo lang, Victoria. Victoria, ang baby nga nagreklamo. Why are you reklamo, reklamo, baby? Huh? It's okay, Shonardo. Come on. Come on. Come on. Show to the world that you can do it. Yeah. Do our flink. It's okay. Uy, stop ka sa. Naglaway ka, Victoria. Tingnan nyo, may platter babies. That's the reason why kaya dapat ipadapain mo yung bata para mag-exercise. Para mas madali nilang angat yung ulo nila. Kasi diba, yun yung pinakamabigat na part sa katawan nila. So, they need to build the muscles para maging strong. Saan ka napupunta, nak? Papunta ka man sa baba. Oy. Oh, sorry. Okay, that's enough now. Na bye. Ang pina-exercise ko na bata, may platter babies. Nakatulog na naman siya. Second time talaga niya ngayon na pina-exercise kaya siya pero makatulog. Nagising lang siya nung pag-on ko ng camera. Hello, Victoria. Ang cute-cute mo. Bakit ka matutulog pag nag-exercise, ha? Ayaw mo ba? Na okay-okay na medyo yung mukha niya, may platter babies. Ayan. Pero dry pa rin ang kaunti. Pero malapit na talaga silang mawala. Ay. Busog na busog ka. Kumain siya galing eh. Nagdidi siya. Sleepy head. Where's your smile? Where's your smile? Where's your smile? Where's your smile, ah? Huh? Where's the smile of Victoria? Show your smile. Be smile. See? Very good. So, yan, may platter babes. Naglilinis ako dito sa bahay. Pero, kung narinig nyo, si Victoria nag-iyak. And ngayon, nagluluto si Javi ng riba. It's like a lechon in Philippines. And then, kanina pa to. Tapos, inutusan niya ako na pag nag-alarm na yung oven, kailangan ko tanggalin to. And, ibalik ulit sa oven afterwards. So, yan yung gagawin ko. Tanggalin muna natin to. Ayan. That is the meat. Ayan. That is the riba. At then, ibalik ko lang to and isit ko lang yung oven ng 1.5 hours. And then, okay na yan siya mamaya. Victoria! Naiyak-iyak talaga si Victoria. So, yan my platter babes. Nasit ko na siya na... Naset ko na siya ng 1.5 hours. And, puntahan natin si Victoria kasi hindi siya masaya. Tapon ko na ako. Tatapon pa ako ng basura mamaya. Oh my goodness. Inom muna tayo ng water, my platter babes. Huwag magpadala sa mga pangyayari sa buhay. Ayan. Puntahan muna natin si Madam Victoria. Hello, Madam Victoria.
What is your problem? Yan si Madam Victoria dyan ay. Hi! What happened? Oh, iyak talaga siya. Mama is here. Don't cry. Ah. Don't cry. So, ganyan ang buhay dito sa abroad. May platter babes pag may baby ka. Pag may... hindi ka matapos-tapos sa gawain mo. Kasi wala namang tutulong, di ba, nak? Oh, singot na ka. Oh, masingot naman ang baby. Mama is singot also. Ang baby. Hi. We will cuddle it and then Mama will continue to clean, okay? Si iniwan ako ni Mama dito sa sala. Ako lang mag-isa. We need to change diaper maybe, nak-nak. How's the kindergarten, William? How's the party? You don't know? What did you do? What did you do in Bernie Hagi today? Huh? The ingin party? Done washing your hands? No. But you need to answer my question first so Mama will call Camila. What did you do in Bernie Hagi today? Okay, are you happy today? My? Are you happy today? Okay, but do you know that tomorrow there's no kindergarten, there's no Bernie Hagi tomorrow and the next day? Because it's plan leggings dog, so the tanter will gonna have meeting. Muta. Yes, you also, Mama. Nay, you just be at home tomorrow. What William said, my platter babes, was they were playing with her classmates and then they were eating chocolate cake. What's that? Chocolate cake? Chocolate cake? Yeah. Kasi niyab. Yeah, but you need to ask Papa. Magic. You got it. Here's the riba. Potato. Maybe it's already. Already Christmas. Forsmak. Yeah. Hi, lille gull. Sover du? Nei. Nei, men, så fin du krøller du på den. Ja, ikke sant? She have curl. Look at it. She have curl, hey, I curl. Oh yeah, I forgot knock, sorry. Are you going to leave them? Are you going Nasunog may platter babes, pero hindi pa naman ano, sobra. Nasa first degree pa lang. Hindi third degree burn. Wait, yeah, but it's 2 minutes and it's 2 minutes and it's been like this. So, tanggalin natin sila. Yeah, kanina kasi may platter babes. Umuwi kasi si Jan dito. Tapos niluto niya to. Ay, pinasok niya to sa oven. Malapit lang naman yung workplace. Mga 2 minutes lang drive. Kaya umuwi siya.
Kasi hindi ko kasi alam to paano to gawin tong hariba. O, diba? Yan, okay. Okay naman siya ng konti. Yan, okay na yan siguro. Si Papa, de blit better. Let's put it on. Yeah. Let's eat. Oh, William, you need to eat masa. And Victoria is crying. So it's already 9:31, my platter babes. Hindi na ako nakapag-vlog after namin kumain, but yeah, yung ginawa lang namin after is naglinis ako sa kitchen and also nag-change ako ng cover sa bed namin and nag-relax lang kami dito sa sala. And si William, naglaro siya. And si baby Victoria, ito, natulog na siya, my platter babes, kasi alas 9 na, nabihisan ko na siya ng pantulog niya. So she is ready for bed. So ayan, si daddy nanood ng football and we are just really just having a good evening here. So I think that's it for this vlog, my platter babes. I hope that you enjoy this video and thank you for watching and please subscribe if you haven't yet and please don't forget to hit that bell button as well so you always be notified every time I post a new video and always remember to do what's good and do what makes you happy. See you to my next one. Bye!